Magandang araw po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel. At ang bagong video na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa dalawang visions or pangitain ni Madam Rudy tungkol sa dalawang lugar sa Pilipinas. Ang unang vision niya ay ang limang legyo na sasapitin ng isang lugar. At ang pangalawang vision naman niya ay ang apat na kalunos-lunos na sunod-sunod na trahedya na dadanasin ng isang lugar. Pero bago po yan, nais ko lamang po sabihin sa inyo na di po ako si Madam Rudy Baldwin. Ang page po ni Madam ay meron na pong 3 million plus of followers na po. At kagaya po nung parating niya sinasabi sa mga post niya, ay mag-ingat lamang po tayong lahat sa mga fake page na nanghihingi ng load at kahit anumang halaga kapalit na mga lotto numbers. At ang susunod na inyong mapapakinggan ay mangyayari pa lamang, pawang mga gabay at walang halong pananakot. Unang vision, Bukidnon Vision. Nakikita ko sa vision ko ang isang pangyayari sa Mount Katinglad. May malaking pagguho ng lupa sa Mount Katinglad. Isang pagguho na biglaan at malaki ang pagguho nito. Ang isa naman ay sa kabilang banda ng Mount Katinglad ay gumuho din ng bahagya lamang. Ngunit maging maingat lamang ang lahat na mga pumupunta sa lugar ng Mount Katinglad dahil ang pagguho nito ay magkaibang bahagi ng bundok. At huwag makalimot ang magdasal palagi. May nakikita din ako sa vision ko na sunog na mangyayari pa lamang sa isang bahagi ng Bukidnon sa lugar na kung saan may mga magagandang bahay. At hindi ito kalayuan sa lugar na kung saan may mga gusali at hindi kalayuan sa kalsada. Maging maingat ang lahat dahil malaking sunog ito kung hindi agad maaagapan. Nakikita ko din sa vision ko ang isang barangay captain ang maaksidente. At kung ito ay hindi agad maagapan, maaari niya itong ikasawi. Isang kilalang kandidato din na may mataas na katungkulan sa Bukidnon ang masasawi sa kanyang karamdaman. Mahalaga na pangalagaan ng ating mga katawan upang tumibay ang ating mga kalusugan. Nakikita ko din sa vision ko ang mga lindol na mangyayari pa lamang sa Bukidnon. Lahat ng ito ay nakikita ko sa vision ko na mangyayari pa lamang. Maging maingat lamang ang lahat ng mga driver na nagmamaneho, lalo na mga ilang mga pasahero ang sakay nito, upang aksidente ay maiwasan. Lagi tayong manalangin sa bawat oras ng buhay natin upang tayo ay gabayan ng Diyos. Negatibong vision ang meron ako at ito ay sinabi ko na sa umpisa pa lamang. Dahil kahit ito ay negatibo, ito ay nakakatulong upang tayo ay makapaghanda at makapag-ingat. Huwag makalimot na manalangin palagi. Kung maaalala niyo ang kwento ni Noah sa vision niya, ay malaking baha, ngunit walang naniwala. Mahal pa din tayo ng Diyos na kahit hindi natin siya nakakita, mahal pa din niya tayo. Pangalawang vision. Ipapaalala ko sa lahat na ang page ko ay nasa 3.1 million plus of followers at 2.9 million plus of likes. San Juan, Manila Vision. Nakikita ko sa vision ko ang aksidente sa lugar ng P. Guevara Street ang magkakaroon ng halos sunod-sunod na aksidente kung ang mga driver ay hindi mag-iingat sa pagmamaneho.
at nakikita ko din sa vision ko ang aksidente na malapit sa gas station. At may nakikita din akong sinaksak sa lugar na to dahil lang sa gamit na ayaw ng biktima hayaan makuha ng suspect. Kung hindi niya ito ibibigay, maaari niya itong ikasaksak. At mga taga San Juan, maging maingat lamang ang lahat dahil may sunog akong nakikita na may kalakihan kung ito ay hindi maaagapan. Isa ang San Juan na makakaranas ng lindol na mangyayari pa lamang. Nakikita ko din sa vision ko ang sunog din sa lugar na hindi kalayuan sa chapel at padalhan ng pera. Maging maingat ang lahat sa mga bagay na magiging sanhi ng sunog at huwag makalimot na manalangin palagi sa Diyos. Po ang visions ni Madam Rudy Balvin. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam Rudy sa kanyang mga visions upang magbigay ng panig sa mga Pilipino, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganon tayo ay makapaghanda sa kahit anumang sakuna na darating sa ating buhay. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala namang pong mawawala kung susundin natin. At kagaya nga ng sabi ni Madam Rudy, taimtim lang na panalangin sa Diyos at tawagin lang siya sa oras ng kagipitan. At tsak, masosolusyonan ang lahat ng ating problema kasi walang imposible sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to like and subscribe. Mabuhay po kayo and God bless po.